Okay na po, nag-remake natin mga teams. Again, pasensya na po sa pag-aantay or nagkaroon tayo ng konting break para maging prepared na rin po ating teams para ito na tayo. On to game number one, Hulowski Invictus laban dito sa Team Payman. Direct medyo nabulol lang tayo dun sa pangalan ng Hulowski natin dito sa kanilang naging Hulowski. So, ay king gagamit dito Matilda, Patty on a Kufra. Yung PC ang gagamit dito ng Chango, we have Core God 1-2-3 on that Panther Roger and Wajizi para sa kanyang Uranus. Oh, may tumalong ha, sa side naman ng Team Payaman, John Leonard with the Ling, 2 gagamit dito ng Parsa, kaling sa kanyang Glucio with the Lunox at si Nikalay. Ito na nga, gagamit na siya ng Joy. Iyon na. So guys, abang nga, nag-break pala tayo kanina, nagpa-shoutout. Thank you so much ulit sa 550 stars. Sir Boss John Snow of Hulowski. And shoutout po sa'yo. Uy, grabe nga. Ayun na. Oo, binigyan na ng double pump step nga rito ni Aiki. Yun nga lang, nice flicker in to get the first blood. John Leonard nga rito papasok. Pero mahirap eh. Alam naman natin na mahirap mabigyan niyang Matilda. Lalaban sa'yo yan. Yes, tama ka dyan. Sharing ka pala kay Brian Bolas. Naging part din siya ng DSB before. So anyways guys, early first blood para dito sa side ng Hulowski Invictus. Shout out to Madam Irvic Degia. So far, so good para sa atin. Pero dito sa side ng Hulowski, aggressive sila. Oo, aggressive nga sila. Papasok nga sa lito. Power Tati with a bouncing ball. Grabe yung bakbakan dito. Nag-react din yung glue. Coming from the top lane, pero magsisecure lang yung lane rito ng buff. Aggressive yung ating bakbakan, Chantel, no? Maaga-aga nagbabatian yung dalawang team. Oo, maaga-aga talaga sila nagbabatian. But anyways, for this one, Hulowski Invictus, ang medyo crucial nga lang dito is as much as possible, kapag papasok sila from time to time, iwasan nila na mapalalim because we have Nikalay or the Joy here of Team Payaman. If ayaw nila na mabawian dito or makahabol ang Team Payaman sa kanilang kalamangan in terms of the gold. Anyways, we have the turtle objective already. For Team Payaman, si John Leonard 15, nasa top lane, naka-ready na, pero middle lane natin, okay, disengage. Alam, mahirap mabigyan si Aiki with the Matilda, isang gliding wind lang. Pero Turtle, isa for grabs, makaibigan, mukhang pwede tayo magkaroon ng teamfight here. Abang 2, meron na siya rito ng feathered airstrike, Aiki will be their target. Ito na nga, sakto naman yung talon doon ng Kupra. Circling Eagle may kasamang gliding wind, hinatak yung kampe, and Parsa is down. Nikali nga rito magdi-disengage. Kali, lalapit nga rin siya dito, pero tignan natin, di yata? Hindi yata kayo lumaban din Payaman? Oo, oh, ang ganda ng Circling Eagle doon ni paring Aiki natin. May bit-bit pang kasama. So talagang kawawa yung kanilang na-ultihan doon or kanilang nabagsakan. Anyways, mga Serno contest here from Team Payaman para sa ating turtle objective. Team Payaman will just go na mag-secure ng purple buff dito ni paring Ling natin. Team Payaman kanina may Ling din sila nakalaban. So alam nila na very crucial yung mga buff para dito sa Ling. Pero for that one guys, Hulowski Invictus, gaya na sinabi natin, galing po sila sa atin ng sa ating qualifiers out of the 256 teams or napakadaming teams na sumali at nakalaban eh sila pa rin ang nagwagi. Oo, pero yun lang ha, mukhang alam nila yung gang na gusto rin yung bigay ni Nikalay. There's the meteor shower pero ilagay nga lang ng brilliance habang Nikalay yun nga lang taking all those damage coming from the Matilda. Grabe na malalapit nga rito si Aiki pero nakapag-generate ng shield. Nikalay, papatayin nga niya yung Matilda with the smart missile. Oh, turnaround kill mga sir para dito sa Team Payaman. Medyo na-over doon or napasobra siya para yung IT natin. Good thing actually para dito sa Team Payaman is that nagkaroon ng shield si paring Johed or Nikalay onto the bottom lane. Kaya na-counter or rather yung pitik dito ng turret damage is literal na sinalo ni paring Aiki or the Matilda of Hulowski Invictus. Anyways, for Yuk TZ guys, makikita natin kompleto na po or nabuo na niya ang brilliant ng apoy which is the yeah, na-complete na nga yung item na yun. So, tatlong wand yun, Chantel, eh, no? Oo. Yung brilyante ng apoy, brilyante ng lupa. Ano yung brilyante ng lupa yung pepper? Basta yun. Ngayon, at saka brilyante ng tubig. Pero Circling Eagle, Nikalay gusto niya ang gumante pero grabe naman dito yung pag-agis. Nice alya, inabot nga siya rito ni Patty pero yung aggro ng tower, makukuha rito ng Kupra pero Matilda is down mga ipigan. So was Patty, so dalawa yung nabigyan rito ng Parsa, good for two, getting two.
dito sa side nga ng Team Payaman. Oh, totoo yung sinasabi mo na yan. But anyways, guys, para dito sa Lausky Invictus, ganyan sinabi natin, as much as possible, they don't need to do certain ganks or rotations kung saan sila yung mamimiss position. So far sa lahat ng pick-off dito ng Team Payaman, that is because nasa territory sila ng Team Payaman wherein kaya silang kontrahin. Anyways, for this one, top farmer for this game, walang iba kundi si paring Dunox natin with 3.3k gold. So that is the clock of destiny. Mas pinasakit dito later on pagdating sa mga mid to late game natin if ever, kasi magsastock na yan. And with the objective may kita natin, sinisimulan dito ni Core God 1-2-3. Hindi na mahalata na core dito si Core God 1-2-3, no? Hindi halata. Talagang may bilang pa, no? Pero si 2, binigay nga niya yung feathered airstrike yun lang para makita kung sino nagtatago sa bush. Pero sa nipatay, Core God 1-2-3, kakabati nga lang rito ni Ate Shanti. Tignan natin, Turtle, pwede na nga rin kukuhain ng Team Payaman. Medyo maganda yung zoning out coming from Nikalay. Nandun nga makaibigan yung Ejector, pero makakalayo pa rin dito yung Matilda. Pero the Turtle, I guess, no way to contest. Pero mukhang magbibito pa yata ng Meteor Shower, pero grabe yung person ng isang Johed. Oh, tsaka wala din, ano, wala ding Meteor Shower. Anyways, Flicker Plus, the case assault. Grabe naman doon ang pasok dito ng Team Payaman. Minus one. At for that one, sa top lane naman natin, medyo matagal na laban to if ever. Ayun lang. Ayun lang. Naka-pick up na naman ang isang kill. Pero yung minion, babasagin nga yung Tori dun sa may top. Pero grabe dito yung nakukuha na kills ng Team Payaman, ha. Habang ni Kalei, with a Joehead nga rito, mga kaibigan, giving up the unstoppable force. Iahagis nga, i-ejector si Roger Gol. Nandun yung Tempest Blades. Binigay nga rin dito kay Patty. Another kill for the Lunox. That's a double kill for show. At pwede mga yata nila makuha rin sa Oo, pero si Aiki dito tsaka si Tumeya, sarili laban. Anyway, si Madam Aiki pala natin doon, pusong babae. So, she's also part of our Rainbow community. So, okay. Ang saya makikita ng ganon. So, very open na talaga ang esports community sa mga kagaya nila. So, with an open heart, syempre, tanggap din natin siya dito sa ating Just ML. Oo naman. Oo, and anyways, 2-10 natin score, guys, 17k as compared to 22k. So, for Team Payaman, inantay lang nila ng inantay dito na magbigay ng opportunity yung kanilang kalaban na magpakamatay sa kanila, sa mga kamay nila. Kasi kanina makikita natin, Olowski, yung ano, aggressive. Tapos ngayon, bawing-bawi naman sila. Oo, kita mo yung dodge nung Ling dun sa may top side. Habang si 2, ayun nga lang, behind the wall, feathered airstrike, hindi nga nila malalapitan, Chang is down. Damay pa nga rito si Patty for the side of Olowski. 12-2 na pala yung score natin, Chantel. 10 yung kalamangan ng Team Payaman in terms of score. Oh, so para dito guys sa Team Payaman, lumalaki na ang kanilang kalamangan. And for ano naman, for Lausky Invictus, yung kanina aggressiveness nila, hindi na natin masyado nakikita ngayon. They're actually being cornered sa mga certain map areas dito sa ating mapa. And for Lausky Invictus, I think kailangan muna ulit ng mga panggulat na play nila. Hindi advisable na basta sila magpapakita sa mapa. Kasi ganyan sinabi natin, Nikalay is on a roll. Nakita natin kanina yan, even on the Kufra sa game number, or series number 1 natin. Anyways, all for Onyx merchandise is now available at Shopee. Check nyo na lang po, shopee.ph/darmory. So, nandun yung track jacket and even the t-shirt. So, ayan na guys. So far, for, akala mo so good ulit yung sasabihin. So far, nakakitaan lang yung mga attacks natin. Meron na namang play coming from Nikalay. YG, singarito na namula. At kailangan niya tumakbo at mag-regen ulit, mga ibigan. Pero yan, makapag-sustain naman yung Uranus. John Leonard, pwede nga dyan itong agawin. Dahil up, oh, yung palang cooldown yung kanyang retribution that time. Pero tumanaw lang. Nabigay nila ng vision for the team. Pero target nga nila yung bottom side. Round number 2 for that Uranus. Matay nga siya rito in the hands of Joehead. Core 1, Core God 1-2-3. Pinitik nga rito ni John Leonard. Medyo masakit na yung pitik o yung tusok na pwedeng pakawalan rito na isang Ling. While on the left side, kali nga rito with a glue. Feathered airstrike nga rito ibibigay. Inabot nga siya ng knock-up coming from Patty. Pero makaka-disengage agad yung glue na wala man lang damage. No? Oh, actually the first Team Payaman, if you're not familiar with the previous games, ang ganda ng performance nila with the ano, with the glue pick. Oh, ang ganda ng play nila doon. Anyways, mid lane na second tier turret masisira na dito para kay Nikalay naman. That is the Courage Mask, and for Core God 1-2-3, kakabo pa lang niya na kanyang endless battle. So tingnan natin yung difference in terms of the items dito for our course. So para dito kay John Leonard, 7k. Ang laki pala ng kalamangan. Dalawang core items as compared to the Roger. Wala pa siyang Windtalker, so wala pang movement speed na kaya ibigay. And meron pa tayo nag-monster kill
from the side of Team Payaman. No? Grabe nga yung difference nun. Medyo eagles sa items. Isang item ang pagitan. Yun lang. Dami rin kasing ano eh. Assist neto ni John Leonard, di o? 8? Oo, kumbaga from time to time talaga nga nandun siya sa area of the team fight. And is ginamit na dito, by the way, ni Yuktizi ang kanyang Meteor Shower. So we have the Lord 1 up for the both teams. Although if we look at the map control, for sure, si Team Payaman dito ang merong upper hand in terms of that objective. For Laos King Victus naman, ang kinagandahan is they have long range hero, which is si Chang'u. So pwede sila magbigay ng damage if ever. Takas lang. Oo, takas lang. Alam niya na hindi ganun kaganda yung catch. Kita niya si Aiki na sa may top na yung Circling Eagle lang ang pwedeng tumama. I-point out ko lang yung glue, no? Fifth time na lang ipipick na siya, Chantel, no? 100% pa rin yung win rate niya. Meron siyang apat na win. So, tingnan natin kung may tatagos doon ng Team Payaman. Medyo... Hindi natin ganun nakita na parang siya yung gumagawa ng plays with the glue na nakita natin sa ibang laro. Kaso nga lang, mukhang mahiging Lucky Charm yata mga kaibigan. Pero meron yata ang team fight dito. Orange buff, glue ang mahiging kanilang frontliner. Nice ejector! Iniligtas lang yata yung glue nila. Ni Kalei, yun lang. Wait lang naman, mamaya na. Tignan natin yung Lord natin ay favor. But anyways, dito para sa side ng Hulowski Invictus. Kaya naman nilang depensahan na they have the Kufra as well. Maganda yung mga setup plays ni Patty on the early part of the game. Pero ganyan, sinabi natin, mayroong meteor shower to clear the main wave. Kaso nga lang, sinalo ng Johead yung damage kami from the meteor shower, pero still Lord is down. Abang sa likod, John Leonard, core ang kanyang gusto, jungler is dead, killing speed for the Ling. Transition nga rito yung Team Payaman on the bottom turret, no? Tinan natin mga kaibigan, Aiki taking the damage, Feathered Airstrike has been open up. Abang kasi papasok nga rito, Feathered Airstrike papatayin doon yung Matilda, still wala pa rin casualty sa side ng Team Payaman. 2 years are done, dito sa side ng Olowski and Bektos, Uranus. Nakunaw nga, tulad nga na sinasabi na Ate Shanti, pati na lang ang nag-iisang buhay rito. At nakalungkutan nga lang. Mukhang it is what it is. Oo, tower lock mga sir para sa Team Payaman. Only player left is si Pati, which is a tank. And for our game number 1, congratulations, Team Payaman. Di ba natatalo yung glue, Shanti? Oo, grabe yung ano dito. Lalo na pag Team Payaman yung gumagamit actually. Nakita na natin yan ng isang araw. Grabe dito yung Team Payaman. For our Group A, ang dami din magandang performance sa mga teams. Pero for Group B, super nagsa-stand out dito si Team Payaman for me. But anyways, for that game number 1, ang MVP walang iba kundi si Shaw or Lunox. Well-fed. Literal na well-fed dito si Shaw. 7-0-4 guys. On to this game, Holy Crystal or 3 core items. So... in terms of gold pa lang or farm, makita niyo yung difference. Pero this is our terrific moment by Cherry Mobile. Yung skirmish natin sa top lane. Maganda yung ano nila dito actually. Maganda. Ganda. Lalo yung feathered airstrike sa behind wall. Behind wall feathered airstrike, no? Hindi ka malalapitan if ever. Tapos may kaya naman makapag-disengage doon ng Parse. Tingin ko, nasaktan dito yung side ng Olowski Invictus. Yung sa dalawang beses na gustong patayin ng Matilda yung Johead doon sa may baba. Oo. Yung outplay eh. Yung outplay, alam mo yun. Tapos, yung una, pinasok niya sa tore. Si Aiki, no? Tapos nabuhay, nag-generate ng shield yung Johead. Yung pangalawa, hinagis naman siya doon sa may tore. Dalawa silang namatay, damay civilian na yung isang kakampi niya doon. Tama ba yung may naging problema ng ano, nung Hulowski? Ang dami nilang gustong pick-off na hindi nila na-finish. Oo, yun lang. Ang kapalit, sila pa yung napatay. So, technically, sila yung nagbigay ng play para doon sa kalaban ng team nila. Para silang, eto, point na ibibigay na namin sa inyo. Pero anyways, guys, sa nating game number 1, Hulowski and Victus laban dito sa Team Payaman. Kami naging shotcasters nyo for this game. Ako sa ating Chantel. Hey, this is Daddy. Magbabalik nga pala kami sa game number 2 ng ating second series dito sa Just ML Challengers Edition. We'll be right back. Ano kung sa gusto mo sa inuman?